Marco Marti Santo. Patuloy ang tinatawag na exodus ng mga magsisihuwian at magbabakasyon sa iba't ibang probinsya. Paalala lang sa mga motorista, doble ingat sa pagmamaneho. Huwag po nating baliwalain ang mga itinakdang speed limit. Sa North Luzon Expressway, kagabi, dalawang aksidente ang magkasunod na nangyari. Apat na sasakyan ang unang nagkarambola, nasundan nito ng salpukan ng dalawa pang truck. Mula sa NLEX, nakatutok live si Rafi Sima. Buong maghapon, Mike at Vicky, na naging maayos ang daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway, bahagya lang daw dumami ang dami ng volume ng masasakyan bandang tanghali kanina. Wala rin namang naitalang aksidente ngayong araw, pero kagabi, dalawang aksidente ang naitala dito sana nagresulta sa pagkakasugat ng tatlo katao. Bandang alas 11:15 kagabi ng masiraan at ma-flat ng gulong ang AUV na ito sa kahaba ng NLEX Northbound sa tapat ng Mindanao Avenue. Kwento ng driver, magpapalit sana sila ng gulong. Naglagay po kami kagad ng warning device doon para maiwasan po kami. Kasi hindi ko na po pwedeng itabi kasi wala na po yung gulong sa likod. Hindi na po rin siya makatakbo. Pero hindi daw ito napansin na isang paparating na SUV. Nag-slow down kasi may nakita ko, may tao. Tao pala yung nakita ko na may triangle. Yung next memory ko sa mirror ko, may sasakyan na sa likod ko at binangga na ako. So yun na, sunod-sunod na. Tuluyang bumangga ang SUV sa nasiraan sasakyan matapos umunong banggain ng isa pang kotse. Humabol pa sa karambola ang isa pang sasakyan. Ayon sa Tollways Management Corporation, itinurn over na nila sa Valenzuela Police ang investigasyon sa aksidente. Dahil dito, hindi na tumuloy pa itong Isabela ang nasira ang AUV. Balak po namin sir, hindi na po kami tutuloy. Pagka naayos po ito, babalik na po lang siguro kami kasi parang ano na ito eh, parang sinyalis na po na baka mas magrabe pang abutin namin dyan sa kalsada. Bago nito, isang elf truck na may kargang hog feeds at isang 14-wheeler ang nagsalpukan din sa southbound lane ng NLEX kagabi. Ayon sa pahinante ng truck, tumatakbo sila sa fast lane nang ikat sila ng naturang elf. Kaya raw nag-alangan sila ng takbo at nabangga nila ang likod ng elf at tumaob ito. Paalala ng pamuno ng NLEX, dapat alerto pagdadaan sa expressway. Sa bilis daw kasi ng mga sasakyan, hindi malayong magkaroon ng aksidente kapag hindi alerto ang driver. Kaya naman daw mahigpit ang kanilang kampanya laban sa overspeeding. Regularly, nakakahuli kami ng nasa 6 na po on the average per day sa overspeeding. Nasa namin tataas yan ngayong holiday. Tatlong team ng NLEX ang nag-iikot sa North at Southbound Lane ng Expressway gamit ang radar gun na may kamera para manghuli ng speeding drivers. Ang lalagpas sa speed limit, iraradyo sa pinakamalapit na toll plaza para doon harangin at isyuhan ng violation ticket. Mula kaninang umaga hanggang alas 3 ng hapon, halos 30 motorista na raw ang kanilang nahuhuli. Pero bukod sa mabibilis magpatakbo, huhulihin din nila ang mababagal na sasakyan. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagkakaroon ng pasahero sa likuran ng mga truck na hindi naman pampasahero tulad ng truck na ito. Paalala pa ng pamuno ng NLEX, dapat panatilihing bukas ang passing lane o ang linya sa pinakakaliwang bahagi ng expressway. Pag regular days, marami naman ng marunong tumabi pagka-overtake na. Pero pag holidays, gaya na nga nasabi ko, yung mga first-time users for a long time, hindi nila alam na passing lane yun. Pinatatabi rin yun at natitikitan din pag ayaw tumabi. Hanggang sa mga oras na ito, ituloy-tuloy naman at dire-diretso yung mabilis na daloy ng trapiko dito sa kahaba ng North Luzon Expressway. Maging ito daw, itong daw exit na inaasahang magiging abala bukas ay tuloy-tuloy pa rin at bagyang-bagya lamang na nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan dito. At maging dito sa Balintawak, napapasok naman dito sa North Luzon Expressway ay maluwag pa rin at malayang nakakapasok itong mga sasakyan. Umaasa naman ang Tollways Management Corporation na bukas dagsa na nga ang motorista simula sa hapon. Kaya naman magdadagdag na raw sila ng mga tauhan at bubuksan na ang express lane para sa mga bibiyahe mula dito sa umpisa ng NLEX sa Mindanao Avenue at Balintawak hanggang sa dulo ng SCTEX sa Tarlac at sa Subic. Mike? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.